Ayun, magandang araw sa inyo lahat at itong Raw Reviews brought to you by Raw. At reviewin naman natin ngayon ng mga kaganapan ng sa Sunugan Season 2 nung April 29th, nung Biyernes, para sa first half ng round 1 and a couple of promo battles din. Ayun, solid na gabi. First and foremost, salamat sa imbitasyon, Looney at Idol. Yun. And good to see you both then after all these months. And ayun, let's get on with it, man. Sa ano ba? And a couple of disclaimers. Sa tournament sa Sunugan, ang may iba yung judging system dito. 100% sa round 1, 30%. Sa round 2, 30%. Yung round 3, 40%. Yun. So may math involved siya. So hindi ko na todo i-detail paano yung ano, computation. Pero yun yun. Yung kumbaga, kung i-breakdown ko lang, yun yung ano niya, breakdown. So malaki yung porsyento ng third round. So pwedeng, alam mo yun, pwedeng humatak yung third round mo eh. So yun, sa unang laban ng gabi, One Lazy and Pamoso. Yun, yun yung ano, first battle. Binigay ko kay Pamoso yung laban. And disclaimer lang ulit, ito off the top lang to. Hindi ko pa napapanood yung footage. And speaking of footage, uploaded na lahat ng battles. So panoorin nyo and check nyo kung ano opinion nyo, ano yung opinion nyo rin dun sa mga laban. Ayun, yun, yun. So, sa round 1, Pamoso versus One Lazy, binigay ko 6-5 in favor of Pamoso. Siguro slow start, it was the first battle. Pareho silang nawala dun eh. And then, kaya mababa lang yung scoring ko. Siyempre, impactful yun yung mga chokes. No? And, pero, regardless, mas maraming suntok si Pamoso sa round na yun. No? Dito, nagpa-punchline count din ako eh. Yun, so, may 10 na punchline na nagustuhan ko from Pamoso, habang si One Lazy may 3 lang na suntok na natripan ko. And pag nagbibilang ako ng punchlines, bala, para to set your expectations, hindi lang just for the sake na may punchline, no? Ayun, so kung natripan ko, base sa akin, alam mo yun, yun, i-count ko yun. Ayun, kasi may mga punchlines din na, alam mo yun, hindi ko naman gets. Like for example, anime references, hindi naman ako mahilig sa anime. So, konti lang yung knowledge ko sa anime. So, pag hindi ako familiar dun sa nire-reference na anime, tapos nagre-react yung iba, ako hindi. Hindi talaga, hindi ko i-scoren yun. Ayun, so, ayun, so, Pamoso, ayun nga, sa round 1, 6-5. Pero what I noticed naman, mas punchline heavy or punchline centric yung style ni Pamoso, habang si One Lazy more on straight talk talaga. Although may mga bars siya, may mga wordplay siya, pero more on those aspects. Ayun, so round 2, binigay ko ng 7-6 in still in favor of Pamoso. Nakakuha si Pamoso ng 6 punchlines sa akin na natripan ko. Ayun, tingin ko nag-pick up si One Lazy doon, 5 na punchlines na natripan ko. So, pero lamang pa rin ang isa si Pamoso para sa akin. And lastly,
third round, 8-7. I think yun yung strongest rounds sa pagkakaalala ko, strongest rounds from both. Pero yun, overall, out of 171 si Pamoso and 54% si Juan Lazy. So siguro pang kung overall disiplinado si Juan Lazy sa rhyme schemes kung i-drill down nyo talaga at in terms of internals, yung rhyme schemes, yun yung tingin kong highlight ni Juan Lazy. Si Pamoso, marami talaga siyang suntok eh. So ako, kanya-kanya naman tayong taste eh. Kaya maraming judges para, alam mo yun, iba't ibang style, iba't ibang taste na specialty. Ako, syempre, kung napapanood niyo yung mga battles ko, syempre, mas punchline-centric yung focus ko. Yun. And, ayun. So, with that said, Pamoso took that. Next tayo. Okay. Michael Joe versus Unico. Ito, isa sa mga masasabi kong malalakas na battle nung gabi na yun. Ayun, so possibly battle of the night. Pero tingnan natin, pag nadaanan ko na lahat ng mga battles, tingnan natin sa huli kung ito pa rin mararamdaman ko about this battle. But anyways, top-notch performance from both MCs. Michael Joe, wordplay heavy. Yung mga rounds niya. Pero palag-palag din si Unico. Siyempre, ang binigay ko sa first round is 9-8. No? 9-8 in favor of Michael Joe. Kasi mas marami siyang punchline. Ayun, sa punchline count ko na natripan ko, ayun, 8. Tapos si Unico may 6. Sa round 2, tabla 8-8 ang score ko at same pa rin, no? In terms of approach, ang daming linya ni Michael Joe eh, na alam mo yun, sa sobrang dami hindi ka makakapag-quote ng isa lang, alam mo yun, marami, ang daming quotables eh. Yun, si Unico focused heavily on the angles and just yung straight talk lang, alam mo yun, yung real talkan lang, so to speak, no? And ito papasok yung role ng round 3, yung sinasabi kong 40% na malaking hatak eh kung ilalagay mo sa round 3 yung strongest round mo moving forward, lalo na sa mga kasali sa ano, sa tournament. Make sure siguro strategy wise ilagay niyo yung pinakamalakas na round niyo sa round 3 kasi malaking hatak since 40% nga siya out of 100. So dito binigay ko 9-8 in favor of Unico. Yun. So overall score is 84 Unico, Michael Joe 83. So isang puntos lang, ganun kadikit yung ano laban para sa akin, and mathematically speaking, no, when I did the numbers. Yun. So siguro dito na take advantage ni Unico yung porsyento ng round 3 kasi nilagay niya sa round 3 yung round niya na pinakamaraming punchlines. Ang daming punchlines yun as far as I can remember. Kaya alam mo yun, I was leaning towards Michael Joe sa first and second round, although yung second round was a tie for me or a toss up for me. Si Unico yung naging opportunity niya for the first two rounds, and ang mahaba yung setups, o mahaba yung setups, it takes time to get to the punch, habang si Michael Joe parang ang dami niyang two-liner, alam mo yun, four-bar setup, alam mo yun. So kumbaga every 15 seconds makakarinig ka ng dalawang punchline. So sa 15 seconds si Unico makakaisa lang, minsan hindi pa, mas mahaba pa, alam mo yun. Pero yun nga, going back to my point, yung third round ni Unico was phenomenal.
At hindi naman sa sablay si Michael Joe, he still came with it. May 8 na punchlines siya na natripan ko, habang si Unico may 9 na punchlines sa third round. So ayun, it was a close battle, man. Overall, I think this is one of Michael Joe's best performances. Di ko naman napanood lahat ng laban niya. I've seen some, pero ito was impressive overall. Unico naman performance. I think ito yung isang tumatak sa akin sa laban nila. Yung performance niya. Yung aggression, yung linis. At not to mention may rebuttals. Solid from both . Both came with it. Clean performances. Pero yun, 84 para kay Unico, Michael Joe 83, pero both came with it. Yun, next tayo. Yun, next, Poison 13 versus Rick Hinaro. Yun, eto, no doubt Poison 13 performance of the night, hands down. Yun, and siguro to break it down, or mabilisan na lang, yun, all three rounds ni Poison, binigyan ko ng 10. Kasi wala kang masilip na kahit anong mali. Alam mo yun? Na kung ano man, sa lahat ng aspects, he pulled it off, or, yeah, he pulled it off sa lahat ng aspects. Habang si Rick Hinaro, actually, solid naman yung performance ni Rick Hinaro. At overall, he came with it, with the punchlines. I think he was punchline-centric din. Pero I think kulang sa bagong angle. Yun yung opportunity ni Rick Hinaro. Kailangan mo i-twist . So, syempre, ang challenging sa mga matatagal na bumabattle. On the positive side of things, marami kang mapupulot na angle. On the negative side of things, may tendency na gamit na gamit na yung mga angles. Mapamokojin pa yan, o kung ano pa man, 3GS, o kung ano pa man, diba? So, yun. So, kumbaga, ang challenge dun is, paano mo gagawin bago? Kung nasabi na lahat tukol doon sa kalaban, paano mo gagawin bago? Diba? Bibigyan kita ng perfect example. Yun, speaking of Poison 13, nung binatal ko siya, yung 3GS quarter, diba? Paano mo gagawin bago yun? So, yun, yung naging approach ko kay Poison 13 sa battle namin, na imbis na lait, gagawin kong puri yung pagiging squatter, na swerte nga kayo, alam mo yun, to that effect, di ba? So, binaliktad ko. So, yun, just to cite an example, paano mo gagawing bago ang isang angle? Yun, kasi marami. Let's say kay Sac Maestro, Taglish, yun, ilang beses na sinabi sa kanya, paano mo gagawing bago? Paano mo bibigyan ng bagong flavor? So, I think yun yung opportunity kay Rick Hinaro, angles, na kung makakaisip siya ng totally bago, or kung hindi man bago, paano mo siya gagawing refreshing? Yun. Pero going back to Poison 13, yun, as in, sa lahat ng aspeto. If you haven't seen it, watch it after this. Paano yung nalaro yung RH ni Rick Hinaro. May mga Dota references din siya na digs ko. Kasi kahit pa paano, hindi naman ako gamer talaga, pero naabutan ko naman yung Dota 1. Alam mo yun? So, gets ko si Ricky Maru. Alam mo yun? Balanar, mga ganyan. So, solid. And yung, lalo na yung Bomberman, man. So, yung clowning. At ito nga yung sinasabi ko na in the past na may science din yung comedy. May tinatawag na comedic timing. May tinatawag na callback. Alam mo yun, pag sinabing callback, yun, ayun, yung Bomberman,
tapos ibabalik niya eventually, na hindi tunog recycled, hindi tunog saturated, na appropriate pa rin pakinggan. Yun, so yung bomberman, tapos mamaya-maya babalik niya photo bomber. Alam mo yun, kung naalala niyo yun, kung, or kung napanood niyo na. Yun, so callback yung tawag doon, na ibabalik mo yung punchline na sinabi mo, or yung idea kanina, na unexpected, darating siya unexpectedly. Yun, doon siya papalo bilang punchline, eh, pag unexpected. Yun, so alam mo yun, ang dami niya sinabi, sabay ibabalik niya doon sa bomber. So alam mo yun, and not just that, man, and the performance was clean and crisp. The dominance, the, alam mo yun, parang ramdam mo na minamama talaga ni Poison si Rick Hinaro, eh. So lumabas din yung pagiging seasoned na rin ni Poison sa battle, at minama niya talaga para sa akin. So hindi naman sa nagfold si Rick Hinaro, palag-palag din, pero man, it wasn't enough. No diss kay Rick Hinaro, kahit sino pa nakatapat ni Poison sa gabi na yun. Tingin ko may hirapan, eh. Yun, so kumbaga, maski ako, man, kung yun yung Poison 13 na nakaharap ko nung nag-battle kami, ay lampaso ko for sure, man. So alam mo yun, that was an unstoppable form. Ito yung perfect form ni Poison 13 para sa akin, man. Yun, so, but if he keeps this up sa tournament, abot finals, if not, he would win the whole thing para sa akin, if he keeps this up. Yun, next time. Alright, Mass Defeat versus Zaki. At ito, sobrang entertaining na battle. Binigay ko ultimately kay Mass Defeat. Round 1, all 8. Round 2, kay Mass Defeat binigay ko. At round 3 binigay ko kay Zaki. At ayun, so quick breakdown. Si Zaki, style-wise, no, he's on that disrespectful shit. Yun, sabi ko nga doon sa live, eh, I'm a big fan of that. Yung babastusin mo lang talaga. Alam mo yun, yung ano talaga, salbahe. Yun, and habang si Masterfeet, ito yung sinabi ko rin sa last na review, na pag in the zone siya, unstoppable. Eh. So yung lumabas na Masterfeet, at least for the first two rounds, na minsan setup pa lang punchline, eh. Setup pa lang tatawa ka na, eh. Alam mo yun. So yun, and that helps build momentum. Nagdadali niya, or at least every two bars, may marinig kang ano, makulit kay ano, eh, kay Mass Defeat. Pero muntikan na siya sa third round, man. Muntikan na siya sa third round dahil nawala siya. Di ko alam if that has something to do with Zaki's angle sa third round, kasi sa third round yung ngayon sa anak niligawan ni Zaki, yung mga ganun. So I don't know, I'm just speculating. Hindi ko naman sinasabi na ganun talaga yung nangyari. Opinion ko lang naman yun. Tingin ko Mass Defeat got thrown off dun sa angle, kasi naparibat siya dun, eh. So the fact na pag nagre-rebat ka kasi, ibig sabihin tumatak sa'yo yung sinabi na yun, eh. Yun yun, eh. Para maalala mo yun. Para gawan mo pa ng rebuttal sa utak mo before you start your round. Ibig sabihin tumatak yun, eh. So, na-rebat naman ni Masterfeet yun na, okay, liligawan ko naman yung nanay mo. So, ang kulit nun. Pero, from there onwards, parang nawala-wala na si, ano, si Masterfeet. And, pero regardless, dahil malaki na yun na marami ng puntos si Masterfeet nung first two rounds para sa akin, at ang laki ng habol ni Zaki sa third round, may 8 punchlines
si Zaki para sa akin. Ito, andito pa rin yung scorecards. May 8 na punchline si Zaki sa akin na natripan ko, habang si Masterfeet, tatlo nga lang eh, na natripan ko eh, sa third round. Pero ayun, 76 kay Masterfeet, kay Zaki 74. At and overall, not the best performance from Zaki, pero nag-usap naman kami pagkatapos, parang aminado naman siya doon. Kasi ayun nga, pareho sila na may laban a week before sa Flip Top. Tapos ito, alam mo yun, less than a week, kasi Sabado yung Flip Top eh, tapos Biyernes yung ano, Sunugan. So they had like less than a week to prep for this. Although si Masterfeet, mas maganda yung baliktad eh, mas maganda yung performance ni Masterfeet dito, para sa akin lang ah. Mas maganda yung performance ni Masterfeet dito kumpara sa Flip Top. Tapos si Zaki, mas maganda yung performance sa Flip Top kesa dito. And ayun nga, parang isa last na review ko, Zaki and JD pa nga yung battle of the night for me. Yun. So obviously parang sa Flip Top niya, kay JD niya binuhos yung ano eh, yung enerhiya niya in terms of preparation compared dito eh. At luckily, overall, panalo pa rin si Zaki, kasi 3-2, may dalawang bumoto kay Masterfeet. Ako, nakalimutan ko sino isa. Tapos may tatlong judges na bumoto kay ano, kay Masterfeet. Pero overall, it wasn't an entertaining battle. Kung hindi siya tournament, parang if you're just gonna enjoy the battle itself, enjoyable naman. Yun. Next. Alright, doon naman tayo sa ano, sa promo battles. Jay King, unahin natin. Jay King versus Sequence. Yun ang pagbabalik ni Jay King. Alam ko he's been out na rin for a while, pero it was my first time seeing him in a long time, so it's great to see a fellow MC doing well now, considering what happened to him, kung syempre kung alam niyo, no? So pero yun, I kahit promo battle to, I think Sequence got that in terms of punchlines at schemes. Maski may mga ano siya, may mga rhyme schemes siya na well thought of para sa akin. Si J. King naman palag-palag din eh. Classic J. King, the jokes. Pero I think mas effective si Sequence sa mga ano niya, sa rounds niya. So paano niya sinulat yung rounds. Think ko mas efficient para sa battle na yun. So kahit promo siya, alam mo yun, pareho, astig, parehong hindi nagpabaya. You know, both of them came out swinging regardless. Kasi minsan ganun eh, pag promo battle, walang pressure na walang mananalo, walang matatalo. Ayun, so may tendency na mag-lax sa preparation. Pero hindi eh, palag-palag din pareho eh. Ayun, so astig man. Pero kung judge to, kung i-judge ko, Sequence yun. Ayun, off the top lang eh, hindi ko naman maalala. Hindi ko naman maalala per round, pero overall man, the battle is out. You can watch it at you can watch it yourself. Yan. Yan. So last battle of the night, Luxuria versus Sir Deo. Ito syempre, pag si Sir Deo bumatel, expect mo medyo may wild moments. Yan. So nakita niyo naman, so he came out with wearing a wedding gown. Wedding gown. Tapos yung intro niya pa, ako eh, yung naalala ko, I forgot ano yung linya mismo, but the first line was about me. Ang kulit din ni Sir Day. Ayun, so pero kahit promo battle, ibibigay ko yun kay ano, kay Sir Day. Ayun, so not just because of the antics, performance eh, itong rap battle, hindi lang siya rap man, performance art din siya. Ano mo yun? So yun yung something, pag locked in na si Sir Deo,
guess yun na, in the zone na siya eh, all throughout eh. And ang dami yung wild moments, yung alam mo na halika niya si Luxuria, yung mga ganun. Pero on the technical side of things, specifically sa round 2 man, panagjo-joke siya, bigla siya mag-wordplay. Alam mo yun, may ganung capability si Sir Deo na at least nababalansin niya yung jokes tsaka alam mo yun, yung creativity sa writing pa rin. Alam mo yun, ang dami niya. Yung, I remember specifically na in baho-baho mo. Yun, yung parang dinuduro niya na si Luxuria talaga eh. With conviction talaga, baho-baho mo. Kaya ka tinapat sa Deo or Dio, deodorant na wordplay, di ba? Parang, may mga ganun. On top of my head, yun naalala ko. Ayun. So, kahit dalawang araw na lumipas, naalala ko pa rin yung punchline na yun. So, alam mo yun. So, not just that. Alam ko marami pa yung sunod-sunod yun sa round 2 eh. Habang si Luxuria naman, yeah, ito, similar kay Zaki siguro, na bumattle din si Luxuria last week sa Flip Top. So, yung medyo sloppy yung performance, and she freestyled a lot, which is okay. I'm not saying it's bad. Pero kung gano'n yung makakalaban mo na preparado, eh, di ba, anong laban mo? Di ba? So, pero at least na practice ni Lux yung ano, rebuttal game niya on that day. At ayun, overall, syempre, for obviously yung makikita niyo naman sa footage kay ano yan, kay Sir Deo, kung i-judge yung battle. Pero promo, so ano man. fuck the one, no. Ayun, so ayun, ayun, so in terms of the overall, you know, event, astig man, astig, first time kong makapunta uli sa Sunugan na event in a long time, man, in a long time. And astig yung ano, astig yung setup nila eh. Syempre di nyo makikita ano yung di nyo nakikita ano nangyari sa likod ng camera, pero pro na pro. This was this took place sa studio ng Tower of Doom. So alam mo yun, napapanood ko naman yung mga videos nila, o sinong banda, o sino man na ano, who pour out content through them. Pero yung ano, equipment nila, nakikita ko yung mga gamit nila, how yung soundproofing and all of that, ang galing eh. Yan. So pro shit talaga eh, professional shit. And kaya yung quality rin ng content, ganun din talaga. Ayan. So pero sa battles for itself, battle of the night is Unico versus Michael Joe. Yun, so regardless or kung tanggalin mo sa equation na tournament siya, yung battle itself, classic man. So you know, Muhammad Ali versus Joe Frazier type shit, na bakbakan lang tayo dito. So yun, so that's the battle of the night for me. Performance of the night, obviously Poison 13, the ano, best form ni ano, Poison 13 para sa akin. Kasi before, best performance niya para sa akin was him versus Six Threat sa Isa Buhay run niya dati. Pero ito yung tingin kong best performance niya para sa akin. Best performance ever. And tingnan natin kung mahigitan niya next time around, no? Considering na next round niya. Speaking of, no, next round niya is Zaki. Yun, so tingnan natin. Yun, and ayun. At yung abangan natin din yung second half of the first round. First round pa lang to. At yung kalahati pa lang yung buha battle. Yung may mga ibang battles pa to come sa kabilang bracket naman ata. Yun, so I remember, sino ba? On top of my head, Zaito versus Harlem. Sino pa ba yun? Righteous One versus Akata. Ayun, so on and so forth. At ayun, at magjudge uli ako doon.
sa first round at tingnan natin man, yun, tingnan natin yung mangyayari. So, ayun. Ayun lang. At sa mga in-depth na yung in-depth na review talaga, abangan nyo na lang sa ano, sa break it down. So, ayun, nag-usap naman kami ni Looney na syempre i-break it down niya yun. Yun, so more detailed ano, point of view. Yun, sa akin medyo overview lang yun. So, I leave the ano, per detail, yung nitpicking talaga kay ano, kay Loons. At ayun, yun lang. So, salamat man. At sana na enjoy niyo yung battles. Uploaded na siya. Ayun, in-upload agad kasi yung mga battles in the past, alam mo yun, pinipirata agad eh. So, I think that's the reason bakit kinabukasan in-upload agad nila yung battles para, alam mo yun, at least yung views, sila na makinabang ng views kaysa yung mga pirata. Ayun, so, tangkilikin nyo kasi yung ano, original na content, di ba? So, yun na lang, it's free entertainment na nga lang eh, di ba? So, yun na yung balik nyo na tangkilikin nyo yung original content. So, yun. So, yun. So, abangan natin next review. At, ayun, so, kung, what do you call this? Mga makaka-attend pa ako ng ibang events, ayun, reviewing ko rin. Ayun, so, share nyo rin. Like, subscribe, all that good shit. Ayun, yun lang. Salamat. Once again, this is APOC. Para sa Raw Reviews. Peace.